Mag-install tayo ngayon ng well nut kay ADB-160. Papalitan natin yung rubber na well nut niya. Napansin ko kasi lagi siyang lumuluwag, tapos parang medyo pit-pit na yung ano niya, or parang deformed na yung rubber well nut na stock. Nabili ko pala ito sa Shopee, lagay ko na lang yung link sa description. Ito yung papalit natin yung mga well nut dun sa stock na rubber sa windshield. Stainless yung bolt niya na may butas. Tapos tong nut niya stainless din na lock nut na siya. Ayan, mayroong rubber sa dulo. Para kahit mag-vibrate, hindi basta-basta luluwag. Baklasin na natin yung windshield. Pakita ko sa inyo yung rubber na well nut. Gamit tayo ng 5mm na Allen key. Ito mga stock bolts ng windshield natin, meron niyang rubber na bushing. Huwag niyo kalimutang ibalik yan. Ito na yung windshield. Tanggal natin itong mga stock na rubber well nut. Push lang natin pababa, tapos hila. Push, hila. Push, hila. Push, hila. Ay, medyo nade-deform na siya. Kunin din natin itong bushing na to, gamitin din natin yan. Siguro i-cut ko na lang ng cutter to, baka gamitin ko rin itong ibabaw na part. Mas malapad kasi to. Ayan, cut ko na lang ng cutter kasi hindi ko naman nagagamitin itong mga to. Medyo mahirap siya i-cutter kaya gunting na lang gagamitin ko. Mas madali yung gunting. Ayan, nakat na natin, tapos tanggal natin to. Ito, magagamit pa natin to lahat. Ito, dispose na natin. Ayan, deformed na siya. Tanggalin pa natin itong cover dito sa taas, magkabila. Para mapasok natin yung pang kontra. Gamit lang tayo ng liyabe, tapos susungkitin natin pa ganun. Ang pa ganun siya. Ito yung basahan para hindi magasgas. Marinig ko yung audible na click. Kabila rin, alisin natin. Meron din siyang orientation kaya hindi kayo magkakamali ng pagbabalik. Taas natin yung position ng windshield para mas may access tayo dito. Ito, pwede kayong gumamit ng washer para hindi ma-damage to. Pero dahil wala ako noon, nire-rect ako na. Nasuot na natin dito. Tapos ganyan yung position niya, nakasagad dito. Contry natin ng long nose. Hindi kasi pwede itong liyabe, hindi kakasya din. Gamit tayong 13mm pang higpit. Pag medyo kumapit na siya, make sure na nakasagad siya dito. Tapos saktong higpit lang. Hindi natin kailangan sobra na higpit to. Lock nut naman kasi yung nasa loob niyan. Kaya hindi yan basta-basta luluwag. Mas okay pala na bago nyo siya ikabit dito, parang i-preset nyo na yung space niya, yung gap. Na sakto na yung konting higpit na lang, kakapit ka agad. Para mas madali. Medyo may reposisyang kontrahin pagka maluwag. Itong ilalim medyo mas tricky, hindi makontra ng ano eh, long nose. Ang gagawin ko na lang, itong socket ko na 13, ay ko dito. Tapos yan pang kukontra ko. Discarte nyo na lang kung paano nyo siya mahihigpitan. Siguro kung meron kayong mas maliit na ganito, no, para makokontra. Or yung siguro yung nagbe-bend. Pero kung anong meron kayo, discarte nyo na lang. Pitan ko na lang ito ng secure na sure bull ako hindi maalis. Yan, okay na, na-secure ko na yung apat na well nut na stainless. Pero feeling ko, bibili ako ng washer na malaki na sakto dito. Para mas maganda yung lapat niya. Para mas secured talaga siya. Siyempre, stainless washer din yung gagamitin ko. Tapos kabilaan ko siya lalagyan ng stainless washer. Para maganda talaga yung ipit niya. Secured na secured. Pero sa ngayon, kabit na muna natin yung windshield. Ito palang windshield ko is iron windshield. So, lagay lang natin to. Huwag niyo kalimutan yung bushing niya. Tapos yung galing sa stock na rubber. Na lang gamitin kong rubber bushing dito. Para nakapalaman siya na ganyan. Para ma-dampen yung vibration, hindi siya alog-alog. Kabit na natin yung windshield, 5mm na Allen key. Pwede nyo rin pala itong gamitan ng thread locker, mga bolts para sigurado. Pero ako okay na muna to. So ako na lang lalagyan nun kapag kabili na ako ng stainless washer.
Yung paglalapat na sakto ng higpit lang. Hindi naman kailangan sobrang na higpit. May rubber naman yan na magdadampin ng vibration. Kaya hindi siya luluwag basta-basta. Okay na. Ito pala, kabit pa natin tong dalawang to. Check nyo lang yung korte ng orientation para tama yung balik. So, tingnan natin yung vibration sa idle. Malakas ang vibrate nitong ADV pagka naka-center stand eh, tas idle. Tapos ang vibrate ng manibela. Pero sa windshield, mahina lang. Lalo pa pag nakababa tong motor, mas mabawasan yung vibration niya. Yan, nababa na yung motor, mas mahina na yung vibration niyan. Sa design kasi ng engine hanger, kaya malakas vibrate nito sa center stand. Pero yung windshield natin, mahina lang yung vibrate niya. Mahina lang ang vibration. Yan, ako na, na-install na natin yung stainless well nut kay ADV160. Bibilang ko na lang siya ng stainless washer para nga mas maganda yung pagkakaipit nung well nut niya para mas secure kumbaga. Ayan, test ride natin. Mukhang okay naman siya. Wala namang vibrate. Ako nakikita na sobrang lakas. Unlike agaya pag stock. Pag stock malakas ang vibrate eh. Tapos yung stock na well nut ang gamit. Ewan ko lang kapag stainless well nut na ang gamit kapag sa stock. Kung malakas pa rin ang vibration niya. Pero feeling ako medyo mababawasan siguro. Pero syempre, bibili pa rin tayo ng stainless washer. Pupunta ako ngayon sa bolt center dito sa Balibago. Bibili ako ng stainless washer. Para mas secured yung well nut natin na stainless. Yan, kapag slow speed, mahina lang yung vibration niya. Pero actually, magaan kasi itong visor ko, itong iron windshield. Kasi pag stuck, pagka mabagal yung under mo, malakas talaga yung vibration eh. Lalo pag nakahinto, na kahit nakababa yung motor, parang makakalas talaga. Narinig mo yung tunog, parang pumapalpal. Pero nung nagpalit ako ng iron windshield, wala nang ganun. Pero yun nga, kasi nga lumuluwag siya, kaya naisipan ko palitan ng stainless na well nut para din fix na siya. Ito na yung bolt center dito. Ito. Screw cycle. Ito yung nabili ko, M8, hindi siya stainless. Order na lang siguro ko sa Shopee. Ayan, nabili ko, hindi nga siya stainless. Pero mura naman, 5 piso lang isa. Kabit ko na lang din para mas secure to. Tapos, order ako sa Shopee ng stainless talaga. Mura lang sa Shopee yun eh, 100 ano na, isang set. Parang sobrang dami niyang kasama na stainless washer. Lagi ko rin yung link na sa description. Yung well nut pala is around 300 pesos yata ang presyo niya sa Shopee. Ito, matapusin yung vlog, diretso na ako sa bahay nito. Kabit ko na lang yung nabili natin na non-stainless na washer, M8 ang size.